Hello, hello mga guys, mega mega shout out sa lahat ng aking mga nagmamahal sa akin. Ito na naman si Host Rowena para magtuturo ng isang napakasarap at napakatipid na merienda na aking natutunan dito sa Israel. Hello mga guys, ituturo ko sa inyo ngayong araw na to paano tayo makatipid at paano tayo makasagawa ng isang recipe na napakasarap at patok sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Pwede sa nanay, pwede kay lola, pwede kay lolo, pwede kay kuya, ate at sa mga chikitings. Ito po ang mga ingredients na ating mga tatandahan upang makumpleto ang ating meriendang parang pastida. Ito po ay isang patatas, mga patatas po na hinugasan ko na rin po. At ang gagawin ko po dito sa isang mga patatas ay kukuskusin, kakayurin. Ayan, pinipure ko na rin po ang kailangan pang kuskus. At isa pa pong mga kailangan ng mga ingredients ay nandito po ang dalawang itlog, sibuyas, ang harina, asukal, asin, at ang kinamon. Ang kinamon ay nagdadagdag para maging mas masarap at maging mas malasa. At syempre, ang mantika sa pagprito. Mabilis at hindi mas madaming proseso ang kailangan dito sa paggagawa ng livivot. Ang livivot ay salitang Israel na ang tinatawag ay parang pinirito. Parang sa atin sa Pilipinas ay maruya. Yan ang mga ganyan mga kapatid sa atin. Nakahambing sa mga ganitong pagkain. Kukuskusin ko ito at tapos ang ito rin po ay kukuskusin ko para mas malinamnam, nagsisiksik at tumidikit sa ingredients na magkasama. At ihahalo po natin ang itlog at ang harina, kunting asin, kunting asukal, kunting kinamon. Pagkahaluhin-haluhin po natin mga kapatid at saka natin ipiprito. Kaya binidyo ko muna ang mga ingredients at mamaya ipapakita ko sa inyo paano ang pagkakasunod-sunod at napakadali at napakatipid na paraan para makatipid sa merienda sa ating tahanan. Kaya thank you very much mga kapatid at abangan natin ang mga susunod. Thank you so much! Hello again, ito na. Ipapakita ni host ang natapos na natin kuskusin, ang sibuyas at ang patatas. Paghahaluin po natin ang patatas, sibuyas, at ang itlog. Itlog. Dalawang itlog ay okay na po. Makakaya na na po yan. At siguraduhin na natanggal lahat. Ayan. Masarap to. Magugustuhan ng mga bata to mga guys. Simpleng-simpleng po tahe. Simpleng-simpleng merienda tuwing tanghali. Tuwing oras na ng merienda sa Pilipinas. Nilalagay ko na rin po ang konting harina. At maglalagay na rin po ako ng kunting asukal, asin, tama lang, pang timpla, at ang kinamon. Kinamon ay madalas ginagamit dito sa Israel, pampasarap ng kanilang mga pagkain. Dinamihan ko ng kinamon para pag pinirito siya, mas lasang-lasa mo yung piniritong patatas. Kaya, mga guys, simpleng-simple lamang po ito. Pinaghalo-halo ko ang mga ingredients na napakatipid at napakasimple. Pero patok na patok sa mga bata, kay nanay, kay kuya, kay ate, at sa buong pamilya. Kaya pagkatapos po natin haluin ang haluin, ipiprito po natin. Kaya samahan niyo ko mga guys. Ayan, mga kaibigan, tapos ko nang i-prepare at ngayon, ipiprito na natin ang ating matipid na merienda na pwedeng itinuturo ni host. Ayan, hintayin natin uminit yung mantika mga kaibigan.
Inayos ko na rin po ang paglalagyan. At eto na po, lagyan ko ng mas anong kinamon para mas lalong mas masarap. At sa tamang init lang po, hindi natin siya kailangang mas malakas yung apoy para hindi agad masunog yung ipiprito nating livibot. Livibot ay salitang Israel, mga kaibigan. Ayan, piniritong patatas ng bonggang bongga. Ayan, mga kaibigan. Ganito ang ginagawa kong shape, medyo patulis para mas bonggang tingnan at maganda. Kaya, samahan nyo ako at mamaya, tignan nyo natin ang matapos na product. Malaking tulong to sa ating mga pagtayin na puto ng mga pagkain simple at konti ang kailangan gastos. Sa panahon ngayon, kailangan tayong lahat ay matutong magtipid at marunong dumiskarte. Makahanap ng mga masasarap na merienda. Napatok na patok sa ating bulsa. Ayan mga kaibigan. Heto na yung tapos nating ilutong livibot dito sa Israel. Sa kunting halaga lang, pasok sa bulsa ng bawat isa at masasabing masustansya din at nakakabusog na merienda ng mga bata. Ito ang isa sa mga pwedeng-pwedeng gawing merienda at matipid na paraan. Dito sa Israel, natutunan ko ang pagtitipid na naituturo at naipapasa rin sa akin ng mga kaibigan kong mga Israel at saka mga amo ko. Natutunan ko paano sila magtipid at gusto kong i-adapt para matutunan din at para umasenso. Ito yung mga paraan nila. Hindi sila sanay na magtapon o magsayang ng mga pagkain. Kaya mga kaibigan, pagkatapos naming iluto, pagkatapos naming at alam namin sobra-sobra, itinatabi po namin. Kaya ito, ihinanda ko na yung plastic Tupperware para paglagyan nung libibot na niluto ko. At ito ay merienda ng aking mahal na lola para kapag siya ay nagugutom. Kaya thank you so much mga kaibigan. At abangan nyo muli ang mga payo ni host at ang mga paraan para tayo magtipid. At maabot natin ang tagumpay at pag-asenso sa buhay. Subscribe and kalimbangin ang aking channel para man-notification po kayo sa aking mga bagong videos na gagawin. Kaya maraming salamat sa inyong suporta at sa muli nating pagkikita aking mga kaibigan.